Ang kahalagahan ng foliar fertilization. Ano ang foliar fertilizer at ano ang kahalagahan nito? Ang foliar fertilizer ay isang produktong abono na ginawa upang i-apply ng direkta sa mga dahon ng tanim. Ang sustansyang taglay nito ay direktang na-absorb o sinisipsip ng mga dahon papunta sa mga ugat. Ito ang nag-uudyok ng mga activity sa dahon, na nag-uudyok naman sa paglago ng mga ugat dahil ang tanim ay magsisimula ng mga ngailangan ng tubig. Ang pag-apply ng foliar fertilizer ay nakadaragdag ng kakayahan sa ugat upang sumipsip ng mga sustansya mula sa lupa sa pamamagitan ng paghihikayat ng tanim na kumuha pa ng maraming tubig. Ang foliar fertilizer ay hindi ginawa bilang pamalit sa soil fertilizer, kundi ito ay nagsisilbing supplement upang punan ang kulang na sustansya na nakukuha mula sa ugat at upang kumpletong mapakinabangan ng tanim ang lahat ng nakukuhang sustansya sa ikagaganda at ikalulusog ng tanim. Ang nakukuhang sustansya sa lupa na nagmumula sa mga soil fertilizer ay hindi sapat at umaabot pa ng ilang araw bago mapapansin ang epekto nito. Ang foliar fertilizer ay mas mabilis kumilos at mabilis makita ang epekto dahil mas kumpletong nagagamit at napapakinabangan ng tanim ang sustansya nito kaysa soil fertilizer. Sa pagpili ng foliar fertilizer, hindi kailangang mahal. Subukan ang Lush 20-20-20. Subok na at epektibo. Mura ngunit di kalidad na produkto ng Texicon AgriVentures. Ang Lush ay isang high-grade water-soluble foliar fertilizer na may NPK ratio na 20-20-20 na tumutulong upang magkaroon ng matibay na pagtubo ng ugat, malusog ng mga dahon, magkaroon ng mga bulaklak at upang mapaganda ang kabuoang kalusugan ng mga pananim. Maaari itong gamitin sa iba't ibang uri ng tanim gaya ng mais, palay, gulay at mga prutas. Ang Lush Foliar Fertilizer ay hindi lamang nagtataglay ng NPK na tinatawag na macro elements, kundi meron din itong tinatawag na micro elements gaya ng iron, manganese, boron, zinc at iba pa. Ano ba ang 20-20-20 fertilizer? Ito ay ang compound fertilizer na may mahalagang nutrients o sustansyang kinakailangan ng tanim. Ito ay kabilang sa NPK fertilizer group dahil ito ay may magkahalong nitrogen, phosphorus at potassium. Gaya ng nakikitang ratio na 20-20-20, ito ay nangangahulugan ng balancing amount sa bawat element. Ang Lush Foliar Fertilizer ay makatutulong upang mapanatiling malusog ang mga tanim. Marami ang bunga at magiging maganda ang kalidad nito. Nakatutulong din ito upang manatiling maganda ang mga dahon at mapigilan ang pagkasira. Gaya ng ating nabanggit, ang Lush ay mayroong equal amounts of nitrogen, phosphorus at potassium. Kaya ang balanced amount of elements na ito ay angkop sa ating mga tanim. Ano nga ba ang halaga ng NPK or nitrogen, phosphorus at potassium sa ating mga tanim? Nitrogen. Ang nitrogen ay ang energy booster ng ating mga tanim. Tinitiyak nito na ang tanim ay may sapat na enerhiya upang i-absorb ang sunlight at lumago. Nakatutulong ito upang dumami ang produksyon ng chlorophyll molecules sa tanim. Ang prosesong ito ay tumutulong upang magamit ng tanim ang enerhiyang nagmula sa sikat ng araw during photosynthesis process. Phosphorus. Ang ikalawang element ay ang phosphorus. Kung ang nitrogen ay ang energy booster, ang phosphorus naman ang regulator or controller. Nire-regulate ng phosphorus ang produksyon ng protina sa loob ng tanim. Pinapangisiwaan ito ang cell division at ang proseso ng energy transformation. Ito ang proseso na tumutulong sa pagbuo at paglago ng mga tangkay at ugat. Hindi lang yan, tumutulong din ito upang magkaroon ng mga bulaklak ang tanim. Pinatitibay rin ng phosphorus ang tanim sa iba't ibang klima ng panahon. Potassium. Ang potassium naman ang tumutulong na i-enhance ang unang dalawang elements upang mapakinabangan ito ng buo. Marami itong pakinabang para sa kabuoang kalusugan ng mga pananim. Ang potassium ang nagre-regulate sa plant's responses at biochemical reactions during sunlight absorption and photosynthesis. At hindi lang yan, ang potassium rin ang tumutulong upang makatagal ang tanim sa panahon ng tag-init,
dahil pinipigilan nito ang agarang pagkawala at hindi kailangang paglabas ng tubig, kaya napapanatili nito ang enerhiya sa tanim. Ngayong alam mo na ang function ng bawat element, mayroon ka ng mabuting pagkaunawa kung ano ang kanilang magagawa. Kung ipagsama mo silang tatlo, sila ay sama-samang gagawa sa ikabubuti at ikalulusog ng iyong tanim. Ano naman ang halaga o benepisyo ng micro or trace elements na nasa lush? Ang micronutrients ay mga sustansyang kinakailangan ng tanim sa maliit lamang na amount o dami, ngunit napakahalaga para sa proseso ng paglago ng tanim, gaya ng protein synthesis, pamumulaklak, pagbubunga at iba pa. Ang mga micronutrients na ito ay may malaking impact sa development ng ugat, pagbuo ng bunga at paglalaman ng butil, kakayahang mabuhay ng binhi at sa kabuuang kalusugan ng tanim. Kailan ba dapat gamitin o i-apply ang Lush 20-20-20? Ang Lush 20-20-20 ay dapat i-apply during vegetative stage o habang ang tanim ay aktibo at nasa taluktok ng paglago. Sa ganitong paraan, maibibigay ng abono ang buong benepisyo sa tanim. Gaano naman kadalas ang pag-apply ng Lush Foliar Fertilizer? Ang dalas ng pag-apply ng foliar fertilizer ay depende sa klase ng tanim na iyong itinanim. Pero ang general rule, mas magandang mag-apply every 15 days habang ang mga tanim ay aktibong lumalaki at lumalago. Dapat rin nating tandaan na kahit ang abono ay may malaking tulong sa tanim, ito ay nakasisira din kapag nasobrahan. Gaya ng kasabihan, anumang sobra ay nakasasama. Kaya dapat nating tiyakin ang tamang dami ng abono ayon sa kinakailangan lamang ng tanim. Ano ang tamang rate sa pag-apply ng lush? Mag-apply ng 4 hanggang 6 na kutsara ng lush sa isang 16 liters sprayer. Ano naman ang tamang oras ng pag-apply ng foliar fertilizer upang tiyak na mapakinabangan ito ng tanim? Ang best time ng pag-apply ng foliar fertilizer ay early in the morning and late in the afternoon, habang mayroon pang halumigmig at moisture sa mga dahon. Iwasan ang pag-spray ng foliar sa katanghalian at mainit na panahon dahil hindi na ito maa-absorb ng mga dahon. Laging ugaliin na mag-spray ng foliar sa mamasa-masang lupa upang ang tanim ay hindi magsasuffer sa water stress. Hanggat maaari, patubigan muna ang taniman bago mag-apply ng foliar fertilizer. Ang paggamit ng sticker o mga wetting agents ay nakakatulong upang mabawasan ang malalaking patak or spray droplets at mapaganda ang distribution nito sa mga dahon ng tanim. At muli, para sa mura ngunit epektibong foliar fertilizer, subukang gamitin ang Lush 20-20-20. Ang produktong ito ay mabibili lamang sa lahat ng branches ng Ellen's Agrivet Supplies sa Palawan. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!